Ngayon nga pala, kadarating ko lang. Galing ako ng bayan. Naganap ako ng clinic. Kasama ko yung kaibigan ko na may boda-boda. Nagpunta ako doon sa... Madaming clinic yung pinuntahan namin. Puro sarado. Magandang araw mga kabayan. Si Kuya Bong po. Isang OFW dito sa Rumbek, South Sudan, Africa. Ngayon nga pala, weekend na naman. Sabado, wala kaming pasok. Pasyalan uli natin yung sagingan. Ang alam ko, meron ang pwedeng anihin dun eh. Nung huling punta ko, merong isa, nasa kabilang bakod nga lang, na malaki na. Kaya tingnan natin kung pwede na talagang anihin ngayon. Maraming mga ginagawa ngayon dito sa compound namin. Pati dito sa may malapit sa sagingan, merong hinuhukay dito eh. Ayan o. Pero parang hindi na nagbago yung lalim eh. Aba. May bagong bakod na yung sagingan ah. Kailan kaya kinabit ito? Itong nasa bungad, malaki na rin ito eh oh. Malapit-lapit na rin yan. Ito maliit pa. Ito, matagal-tagal pa rin to. Iniusad pala nila yung bakod. Oh. Niluwagan itong garden. Ayan o, bagong kabit lang yan. Ah. Itong isa na to, pwede na to. Oh. Malaki na. Malaki na yan. Wala na yung isang saging dito, yung pinakamalaki. Yung talagang pwede nang anihin. Wala na, meron ng maning iba. Ang problema, wala namang nakakita niyan. Hindi natin alam kung dito sa compound o doon sa kabilang compound. Malamang doon tinira sa kabila eh. Yung kabilang compound kasi na yan, bakanting lote yan. Diyan dati yung workshop namin, pero mga 3 taon na yan nung iniwan namin yan. Ngayon, wala nang nagrenta, bakanting lote na lang yan. Pero ang duda ko, taga rito rin sa compound din namin yan. Doon na lang kinuha sa kabilang compound. Yung mga pananim nila dito, inubos ng dikdik. Inubos lahat, kinain. Malamang yan nung ginagawa yung bakod. Nakapasok yung mga dikdik dito ng kinain. Ang problema nito ngayon, ang iniisip ko, bakit niluwagan? Bakit niluwagan yung garden? Ang malamang niyan, aangkinin na nung admin itong tanima na to. Mahilig din daw kasi magtanim yun eh. Yun ang sabi ni kabayan. E ngayon, nagtataka ako bakit binakuran. At talagang trinabaho yung pagbabakod. Dahil hindi gagawin ng isang tao lang yan eh. Pinagawa doon siguro sa mga nagko-construction. Yung mga yero na yan, yan yung tinanggal doon sa mga dating opisina, yung nire-renovate. Kaya sino ang gagawa noon kundi yung admin lang yan. Kaya malamang aangkinin na nung admin to. Ipinalinis na rin eh, oh. Yung lugar na yon, oh. Ipinalinis na. Kaya ayan, mayroon pang asarol eh, oh. Itong isa na nasa kabilang bakod, dapat ito makuha na eh. Bago anihin na naman ang iba. Pwede na yan. Tinanong ko yung nagluluto doon sa kantin, yung si George. Ang sabi niya, nagpakuha daw talaga yung admin. Akala ko ninakaw na ng ibang tao eh. Siguro naman itong nasa tapat ng bahay namin na saging, wala nang makikialam ito. Kaya nga lang, kukunti lang ang bunga nito eh. Laging dinidiligan ni Kristo yan eh. Nandito lang sa tapat ng bahay namin. Ngayon nga pala, kadarating ko lang. Galing ako ng bayan. Naganap ako ng clinic.
kasama ko yung kaibigan ko na may boda-boda. Nagpunta ako doon sa madaming clinic yung pinuntahan namin, puro sarado. Yung malaking ospital, sarado rin. Pati doon sa UNMIS, sarado rin. Dinggo kasi ngayon eh. Kangayon na kasi nung magpapakain ako nung pusa, araw-araw pinapakain ko yung mga yan. Yung isang pusa, tumalon, kinagat ako. Pinadugo ko ng pinadugo at nagpunta na nga ako sa clinic para magpa-inject. Yun nga lang, ang problema pala sa lugar na to, pagka Linggo, sarado yung mga clinic. Merong mga bukas na clinic, yung mga clinic para sa mga ano lang, sa mga malaria, yung mga ganon. Pero yung anti-rabies, wala sila. Ito yung lokong pusa na kumagat sa akin eh. Ngayon nga pala Lunes. Lunes ng umaga, kagagaling ko lang galing dun sa kampo ng UNMIS. Yung malaking grupo ng United Nations dito sa South Sudan. Kumonsulta lang uli ako dun sa doktor doon. Kasi yung doktor kahapon dun sa pinuntahan namin, yung nag-inject sa akin, medyo diskumpiyado ako eh. Kaya kumonsulta uli ako dun sa UNMIS. Ang sabi naman niya, hindi naman daw ganun kadelikado yung sa pusa. Ang delikado daw doon yung infection. Kaya nung tiningnan niya, ngayon kasi parang hilom na yung sugat. Kaya sabi niya, kung na-injection na daw ako nung para sa infection, okay na daw yun. Kaya ngayon, wala nang ginawa dun sa kagat. Ipinaliwanag ko sa kanya yung kung ano yung nakita ko na in-injection sa akin kasi. Sabi ko, para siyang powder na nasa maliit na lalagyan at tinunaw, nilagyan ng liquid, tinunaw, yun ang in-inject sa akin. Sabi niya, para sa infection lang daw yun. Pero ganun lang din daw yung ginagamit nila doon sa UNMIS. Pag daw kagat ng pusa, ang unang ginagawa lang nila, ganun lang talaga. Hindi naman daw ganun kadelikado yan, kagaya nung sa kagat ng aso. Yung talaga sa aso, kailangan daw talaga niyan, yung anti-rabies talaga. Pero yung sa pusa daw, yung sa infection lang daw muna yan. Basta daw, hindi naman, wala daw maramdamang kakaiba, kagaya ng nilagnat. Yung mga ganun daw ang delikado. Pero yung normal lang daw, wala lang daw yun. Huwag daw akong mag-alala doon. At ngayon ka pala, magpapalit lang ko ng damit. Pasok na sa trabaho uli. Na-share ko lang para updated din kayo kung ano yung mga nangyayari sa akin dito. Lalo na doon sa mga nakasubaybay sa channel natin. Maraming salamat po sa inyo lahat.